Ikawalo ng Mayo, Miyerkules, sa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang tinapay ng buhay. Hinding-hindi magugutom ang lumalapit sa akin at hindi mauuhaw kailanman ang naniniwala sa akin. Pero sinabi ko sa inyo, nakita na ninyo at hindi kayo naniniwala. Lalapit sa akin ang anumang ibinibigay sa akin ng Ama, at hinding-hindi ko ipagtatabuyan sa labas ang lumalapit sa akin, sapagkat pumanaog ako mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na huwag kong pabayaang mawala ang anumang ibinigay niya sa akin. Sa halip ay ibabangon ko ito sa huling araw. Ito ang kalooban ng aking Ama. Ang bawat nakasaksi sa anak at naniniwala sa kanya ay may buhay na walang hanggan, at ibabangon ko siya sa huling araw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Sapagkat pumanawag ako mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Napakagandang halimbawa ng panalangin ang pahayag na ito ni Jesus. Ganito rin sana ang sabihin ng mga tao sa araw-araw nilang buhay. Malinaw na sinasabi ni Jesus na pagsunod sa kalooban ng kanyang Ama ang tunay na pakay ng pagparito niya sa lupa. Samantala, ang mga tao ay umuusad ng hindi nila nalalaman ang patutunguhan. Sumusunod lang sila sa agos. Kapag hindi malinaw ang dahilan ng ating pagkilos at pag-iral, hindi rin natin tiyak kung tama ba ang ating nilalakbay. Kay Jesus, natutuhan natin ang pagsang-ayon at pagtalima sa kalooban ng Ama. Pagsasagawa, napapansin mo ba sa pagdaan ng bawat araw na mas malimit nga ay kalooban mo ang nasusunod? Matuto tayong magparaya naman sa kalooban ng Ama.